Let's bust a Ay, nako po. Hindi ko alam kung competent or incompetent o may gross neglect of duty itong mga gumagawa ng BIR form sa BIR. Ano? Ha? Bakit hanggang ngayon wala pa kayong BIR form? Tatlong buwan na nakalipas. Ano ba kayo, natutulog sa pansitan? Mga pansit? Mahilig sa pansit? Kaya lalaki ng tiyan nyo? Lalaki ng belbel nyo? O sige, ganito na lang. Ang daming nagtatanong sa akin. Sir, may BIR form na ba? May BIR form na ba? EQ? Oh, emotional intelligence quotient. Yung BIR form na lalabas ay parehas na parehas ng BIR form 1601E. Dinagdagan lang ng Q. So, para matigil na kayo, dadagdagan ko to ng Q. O, ayan na. 1601EQ na siya. Wala hong babaguhin ng BIR. Why? Kasi ang binago lang ho ng batas ay due date. Lagay nyo sa utak nyo. Ang binago ng batas ay due date. So, parehas pa rin yung form. Kung ano, kung ginagawa nyo na to ng matagal, parehas pa rin. So, i-discuss ko para dun sa hindi pa first timer. Wow, wow, wow. First timer. Ang alin, sir, i-discuss mo, sir. 1601EQ. Okay. Dito sa 1601EQ, maraming boxes. Boxes. So, yung mga boxes, may mga number. Okay. Dito, may number 1. Okay. Sa box number 1 yan, magbabago na yan. Parang katulad na rin yan ng 2551Q. Magkakaroon calendar year o fiscal year. Ay, lagi naman yung calendar year. So, ilalagay nyo yan sa box 1, box 1, 12, tapos yung year, 2018. Yun yung box 1. Box 2, sir. Ang box 2, mangyayari niyan, meron na siyang first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Para sa mga bago lang ho na nagne-negosyo, ang ibig sabihin ho ng first quarter ay January 1 hanggang March 31. Ang second quarter, April 1 hanggang April, May, June, June 30. Ang third quarter ay July 1 hanggang September 30. At ang fourth quarter ay October 1 hanggang December 31. Nakakaintindihan tayo. Eh sir, ano ang due date? O, dilagay natin dito, due date. Kailan pinapile ang 1601EQ? Pag first quarter, pinapile yan before end of the month. So, end of the month ng ano? Hindi, ganito na, para mas mabilis. Kailan, sir, pinapile ito? Due date. Due. Palitan natin to. Masyadong maikli na. Hindi ko mahawakan. Due date. End of April. Ito, sir. End of July. Ito, sir. Third quarter. End of October. Ito, sir. Fourth quarter. End of January. O, di tapos na. Ganun ang pagpapile niyan. O, ano susunod? Number of sheets attached. Hindi ho sheet, kundi sheets. O, ilan? Minsan, kailangan nyo hong mag-attach dito. Ang ina-attach ho dito ay QAP. Yan ho yung attachment. Ano ho yung QAP, sir? Quarterly Alpha List of Payees. Listahan ho ng mga payees. So, ano itsura nun, sir? Okay. Ano itsura? Andi dito po. Sinabi ng BIR, ano itsura
ng QAP. Lagyan ko ng marker. Ooh! QAP. Lagyan natin kung ano itsura. Buburahin ko to. Okay ba? Burahin. Habang binubura natin, magpapatugtog tayo ng music. Teng, 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 teng. Okay, tapos na yung music. Ano raw ang laman ng QAP? Kayo gagawa. So, ibig sabihin, magta-type kayo. Yung first column, oh, column to ha, columns. Yung first column mo, eh yun daw, ano? Teka muna. Ang first ko, mali, mali, mali. Hindi column. So, magta-type kayo. Lalagay nyo muna yung registered name ninyo. Registered address. Tapos, TIN. Tapos, lalagay nyo rito, quarterly, alpalis, opeis, anong date, ending, quarter ending, o kaya lagay nyo na lang, huwag ng quarter, para mas malinaw, kasi minsan hindi naiintindihan ng mga BIR, yung sinusulat nyo, for January, 1 to March, 31, 2018. Ang tawag sa ginawa natin ay headings. Yan ho yung headings ng inyong QAP. Now, pagkatapos ng headings, meron kayong tinatawag na columnar heading. Ayun. Columnar heading. So, ibig sabihin ho yan, pag tinype nyo ho yan, papaganon. Heading eh. Okay? Ang first natin ay name of income payee. Payee's name. Ayan. Ganyan po itsura niyan. Ano? Susunod, sir. TIN nung payee. Ayun. Amount of income. Income. O, lagyan natin. Amount of income. Yun na nakasulat eh. Kopyahin na lang natin. Aha. Amount of income, may heading pa uli rito. Tatlo. January, February, March. Ino-audit na kayo ng BIR. Pag ganyan, ino-audit kayo eh. So, talagay nyo raw yung magkano binayad nyo sa January, March, at January, February, at March. Ilalagay nyo ganyan. Pagkatapos, may total. Total. So, may total. So, itong heading na to ay mayroong subheadings. Apat. Pagkatapos, merong sabi rito, a subject to under this, whether actually subjected to or not, subject to exemption. So, eto ho yung subject sa tax, may isa pa pala, exempted. Yung hong mga nakasulat ditong exempted, yun hong hindi nyo si, eto ang subject sa tax. Eto yung hindi subject sa tax. Para mas magandang tingnan, itong exempted, ilagay nyo na lang dito. Total exempted. So, lagay kayo dyan ng amount. I, for example. Under ng, ilipat natin yung TIN dito. Under the amount of income paid. Yan ho yung column. First column, total exempted income na hindi nyo withheld ang tax. Second column is yung income na binayaran nyo sa January na may withholding tax. Third column, income na withheld nyo sa February na may withholding tax. Fourth column, income na withheld nyo sa March na may withholding tax. Yung total nung January, February, March, dito nyo ilalagay at magkano yung tax withheld. Expanded
magandang ilagay, expanded withholding tax. Magkano yung withheld nyo rito? Andi dito na ngayon yung amount. Yun yung total amount withheld nyo. Okay? It's, which is another column. Okay. Ganyan ho ang presentation. Yun ho yung QAP na naka-attach attachment dito sa 16. So, pag tinanong sa'yo, sir, number of sheets attached, depende ho kung ilang pages to. Halimbawa, one page lang siya, eh, dilagay nyo 01 dun sa number of sheets attached. O, kung ito ay 300 pages, di ba? O, di ilagay nyo 300 dun sa number of sheets attached. Any tax withheld, o, check nyo yon. Yun yung box. Tapos, part 2, background information. Background information. Eh, sir, pag hindi naglabas ang BIR ng 1601, pag hindi naglabas ang BIR, sir, ng 1601 EQ, anong gagawin namin, sir? O, di gumamit na lang kayo ng form 0605. O gamitin nyo yung 1601E with disclosure. Ayan, disclosure. Na ito ay for 1601EQ. Ba? Ano na lang. So, lalagay nyo yung TIN nyo. For example, 12 spaces yan. Ang TIN nyo is katulad ng TIN ko, 6 lang. Idadagdag nyo yung 000 para maging 12 po siya. Okay? Tapos, RDO code. O, RDO ko is 39. E, tatlong spaces yung hinihingi. O, didadagdagan ko 0 sa harapan. RDO code, 039. Line of business. Line of business, ilalagay nyo kung ano nakasulat doon sa COR nyo na nasa BIR form 2303. Okay? Kopyahin nyo. Kung wala kayong maisip, lagay nyo tax specialista. Pwede ba yon, sir? Pwede. Secondary business mo, lagay mo. Tapos, withholding agent name. Ang sabi rito, first name. O, ganito pagsusulat ha, mga bossing. Kasi mga BIR, malalabo ang mata niyan eh. Pag mali sinulat mo, pe-penalty ka. O di, pag nagsulat ka, all caps na, all caps. O, halimbawa, name, first name, last name, maestro. Ako yun. First name, o, Emelino. Last name, Tolentino. O, ganyan na pagsusulat. Diba? Nakaganon. Straight. Telephone number. O, dilagay mo. 921-6107. Huwag nyo itong kopyahin. Yung telephone number nyo, ilagay nyo. Kasi telephone number ko to eh. Okay. Registered address. O, dilagay mo yung registered address mo. Sa bahay ka ba? Eh, dilagay mo yung bahay mo. Address sa bahay. O may karoon kang opisina, o di lagay mo yung address mo sa opisina. Tapos, zip code. O di lagay mo yung zip code mo. Huwag mong kopyahin to kasi zip code ko yan eh. Diba? Category of withholding agent. Huwag nyo check yung government. I-check nyo yung private. Ayan. Check. And then, are there payees availing of tax relief under special law or international law? Pag meron, check nyo yung yes. Eh, kadalasan naman, wala. So, i-check nyo yung no. Check. Okay? Or, pwede rin na ilagay nyo ay X. Or, kung ayaw nyo, i-shade ninyo yung buo. Ha? So, pwede ho yan. Yan ho yung mga pwede nyong gawin. If yes, specify. O, ilagay nyo, if yes, specify, eh, wala ka naman specify, lalagay mo ang not applicable. Applicable.
applicable, okay? Or NA. Kuha ho ninyo. Yung susunod ho ay ilalagay ko sa susunod na video. Masyadong mahaba, baka hindi accept ng Facebook, ng YouTube yung aking video. Huwag nyo kalimutan, bumili ho kayo nito. Magtulungan tayo para ho yung libro nyo may laman. Alam nyo ho ba ang librong walang laman? May problema. 50,000 pesos penalty pang tax mapping at saka pag nag-audit na BIR. Yung mga gustong maging tax specialista, meron ho akong study now, pay ETM later. Usap tayo, negosyo tayo. Huwag nyo kalimutan, importante sa buhay, ka-tax code. Part 2, abangan ninyo, isusunod ko na.